babysitter niya, kasi nabatang pamilya niya, yung babysitter niya, they nagkaroon ng vision. Dati lang nga, dati nga ubing nga, nga Olivia, di Olivia, Isabella, dati nga ubing agbalin nga rosas. So therefore, kasi napimpintas isuna, napimpintas. Nung nakumpil, confirmation, alam niyo yan ano? Nung nakumpilan isuna, yun ang kinuha niyang pangarap, Rosa. Kaya later on, when she was beatified and canonized, ang kinuha niyang pangalan, Santa Rosa. Bakit naging dilima? Kasi dilima in Peru, lima in Peru. Isuna naging patron saint ng Peru. Tapos hindi lang sa Peru, kumalat pa sa mga Americas, then pumunta dito sa Pilipinas. So tatlo, patron saint ng Peru, patron saint ng Americas, and patron saint ng Pilipinas. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit na-include ang Pilipinas. Kasi meron siyang milagrong ginawa dito na hindi natin alam. O, sino sa inyo ay nakakalam? Sige nga. Tawan. So therefore, she performed a miracle dito sa Pilipinas na hindi natin alam. Kaya naging patron saint siya ng Pilipinas. Sasabihin ko ito pag nagkaroon tayo ng Triduum Mass. Alam niyo yung Triduum Mass? Yung tatlong araw na misa, 20, 21, 22, pangisagana, talungaal daw, final 3 days before the fiesta, 23. Yan, sasabihin ko lang yung mga miracles kung bakit siya naging patron saint ng Pilipinas. Nung ubing pala, mga ganyan mga tawel, mga yung mga ubing na ganyan. Alam niyo bang sacrifice? Siya ang ang muda isuna nga agpinitensya nga talaga, na irut nga pinitensya. Yun ang opening prayer natin, na irut nga pinitensya, ubing pala. For example, hindi niyo ba alam na sa pagtulog niya, 2 oras lang ang tulog. Ubing niya na. Tapos hanggang aging gana, isuna kit, aging 20 years old, yan. Ang practice niya, 2 hours lang na turog, apay, akakarara. So, the 24 hours minus 2, 22 hours na akakarara. Okay. Second, hindi nyo ba alam na sa ganda niya na, napimpintas isuna nga unay, nagadoti ar-ar-ar-ar sutops, manliligaw. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng sili, tinurog niya yung sili, tapos ipinahid sa mukha niya, tapno masugatan dayjay rupa na, kahit ano yung pumangit sa ilungan? Pumangit. Gumalas. Gumalas. Kaya ang ginawa niya, ito, pinahiran niya ng mga, kasi mukhang rosas nga eh. Kaya nga, pinahiran niya lang buong mukha niya ng ganyan, tapos nagkaroon ng blisters, sabi niya. Kaya pumangit siya para hindi siya arumen. Ngayon, tignan niyo itong korona niyang rosas. Noon, hindi, well, actually, hindi siya talagang rosas na korona. Ito, daytoy, dagijay agpaypayso nga korona na ket bakal na dadagdagsen. Ken dayjay bakal na korona na inikkan na paypi? Tusok-tusok. Tusok-tusok. Siit. Siit, correct. Para matulad niya, kaya nga si Apo Santa Rosa meron siyang krus dyan ay, kasi gusto niyang turaran ni Apo Jesus na adamot ni Corona na nga siit-siit. To the point na dayjay kwa, dagayjay siit na nakabaon doon sa ulo niya na matagal, nahirapan silang tanggalin yung Corona niya. Actually noon, yung Corona niya,
itinatago niya sa belo niya para hindi makita na naghihirap siya. Minsan, ang ginawa niya, sinunog pa yung mga kamay. Pinuuran mo. Apay, kaya't na nga isuna, ket napintas laeng timata ti Dios. Sa paningin ng Panginoon, napintas siya. Hindi sa paningin ng tao. Ngayon. So that is why, kung makikita nyo ni Apo Santa Rosa, apay kong kastoy, hanga bumakit, because she died 31 years old lang siya nung namatay. 31 years old. So ngayon, tapos yung idda niya, idda, tama. Tama. Ang gagawin niya, for example niya, lang ito'y tama na niya, ang paghihigaan niya, yung mga bubog, yung broken glasses, yung mga, anong tawag niyo dun sa Ilocano? Riduma. Riduma, ikabi niya dyan yung bed na nga, the sky, tapos tatakpan niya ng bedsheet, tapos dun siya hihiga. Eh, kung ganun ba naman ang higa mo, makakatulog ka ba ng 5 oras, 3 oras? Wala pang isang minuto. Kaya yung timaturo, ti Ruga, Turugada? Riduma. Riduma? Ha? Riduma, Father. Riduma. Kaya yung timaturo ka siya, awan pungan na pa. Sige? So therefore, ngayon, si Apo Santa Rosa, iso na tikit si tinagadong ang minagro ng tenpang at agas iso. Marami siyang natulungan na may hirap at saka may sakit. Kaya sa 20, meron tayong medical mission, yung first day ng ating tinatawag na Triduo Mass. First day, 20, alas 9, aginggan, agmisa kayo, kaya alas 4, meron tayong tinatawag na medical mission. Dagijay ang muyo nga agpa-check up ken agdalibre nga agas of course ipan-medjay parokya. Kasi siya ang patron saint ng healing.